Kaibigan, kumusta? Ang topic natin ngayon ay kung paano magparehistro ng iyong business name sa DTI. Pwede tayo magparegister through online at pwede rin naman actual transaction. Para sa online transaction, ay pumunta tayo sa Google. At i-search natin ang DTI Business Registration. Ngayon naman ay hanapin natin, ito nakalagay bnrs.dti.gov.ph. I-open natin to. Okay, ngayon naman nandito na tayo sa terms and condition. Okay, basahin mo na lang yan. At kung nabasa mo na yan, punta ka sa pinakababa. At i-click mo ang I agree. Ngayon nandito na tayo sa business name registration. Owner's information. Are you a stateless person? Ilagay mo yung no. At dito naman sa pangalawa, are you a refugee person? Ilagay mo ulit no. At dito sa tayo sa select citizenship. Siyempre, Philippines, Filipino. Ilagay mo yung first name. Okay. Itong lalagay ko dito at example lang, okay? Middle name, kung meron o wala. Check mo kung wala. Halimbawa, wala. O De La Cruz. So, fix kung meron, kung junior. Okay, lagay natin junior. Month. February. Okay, civil status. Sige, lagay natin single. Male or female. Next. Okay, check mo na lang kung tama yung information na nakalagay dito. At i-click mo na yung proceed. Ngayon ipipili tayo dito sa business scope. Okay? Kung national, ang babayaran natin is 2,000 pesos. Kung regional, 1,000. At kung city naman, 500. At kung sa barangay lang is 200. Dahil sa online business lamang ako, ang linagay ko ay yung barangay. Maliban dito sa 200 pesos, mayroon tayong nakalagay na 30 pesos. Kaya nakalagay dyan total fees to include 30 pesos. Okay, dito naman tayo sa bandang ibaba. I-check natin dito sa region. Click mo na lang para mapili natin. Okay, click ko itong NCR. Municipality kung saan. Okay. Okay, yung barangay. Dito na tayo sa dominant name. Yung dominant name, yun yung mismo yung lalagay mong pangalan. Halimbawa na lamang ay Mang Juan. Dito naman tayo sa business name description. Lagay natin, dahil sa online lang tayo, nakalagay online shop. Pwedeng online, employment. Marami ito magpipilian. Online gaming, online education consultancy, online store. Okay. Dito, pipili lang talaga tayo. Dito tayo makapaglagay ng gusto nating word na ilalagay dito. Pipili lang tayo dito. Dahil sa online lang yung aking business, kilalagay ko online shop. Okay. Ngayon, i-check natin kung mayroon tayong kaparehas o wala. I-click mo yung check name availability. Okay. Check natin. Validate business name. Kaibigan, kung bago ka lang sa aking channel, pakisubscribe naman at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Maraming salamat! Okay, dito mo makikita kung yun nakalagay na pass. Ibig sabihin, okay siya. Dapat lahat nakalagay pass. Ayun, lahat siya. Lahat pass. Wala siyang kapares na pangalan, ibig sabihin good to go. Kung sakali naman na mayroong nakalagay na pula na failed, i-check mo na lang. Baka mayroong ka lang hindi na pilafan o kaya may kaparehas ang iyong linagay na business name. Sa bandang ibaba, makikita mo yung next. I-click mo na lang yung next.
Yun yung babayaran natin, 230 pesos. At i-click mo na lang yung yes para i-proceed yung payment. Okay, processing payment. O yan. Okay, nakalagay dito, kindly take note of your reference code as this will be used in all your transaction. I-save mo na lang to. Okay, try natin i-continue. Okay, ito na yung reference code mo. Next natin. Mobile number. Yung email address, napaka-importante. Kasi pag okay na siya, isisend na lang sa'yo yung link para i-open mo, pwede mo na siyang ipaprint. Yun na mismo ang magiging papel mo na DTI permit mo o yung registered name. Kung sakali naman na hindi mo ma-print yung documents na sinend sa'yo ng DTI, yung ganito mismo, yung DTI permit mo, na nandun yung pangalan mo, pumunta ka na lang sa pinakamalapit na DTI office para ipaprint ito. Napakadali lang naman yan. Okay? Ganun lang kadali kung paano mag pa-register ng ating business name sa DTI. Sana kahit papaano ay nakatulong ang video ito. Maraming salamat sa panonood, kaibigan. Kung nagustuhan mo itong video na ito, kung maaari ay pakisubscribe naman, pakilike, at pakiring na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang videos. Maraming salamat, kaibigan.